I was joking, Mr. Sakamoto, earlier, and I said, now that we have this, maybe the next one is Shinkansen already we can have in the Philippines. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makatutulong ang pagbubukas ng North-South Commuter Railway sa pagpapaganda pa ng sektor ng transportasyon sa bansa. Sa Malacanang ngayong araw, nilagdaan ng Department of Transportation at Mitsubishi Corporation ang contract package para sa nasabing railway project. Ayon kay Pangulong Marcos, simula lamang ang proyektong ito ng pagpapaganda ng transportation system sa Pilipinas. Makatutulong din anya ito sa ekonomiya ng bansa. I assure the Filipino people that the government will strive to modernize and improve the country's transportation system. This will be one of the cornerstones of our progress as we move full speed ahead into a brighter tomorrow. Inaasahang matatapos ang konstruksyon ng proyekto sa third quarter ng 2026. Mas mapapabilis din ang biyahe sa Clark International Airport at Calamba City, Laguna. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, makikinabang din ang mga Pilipino sa pagpapatayo ng nasabing railway system dahil sa mga trabahong malilikha nito. During construction, approximately 110,000 direct and indirect jobs will be generated. Once completed, this railway will offer safe, affordable, convenient, and accessible transport to Filipinos. Samantala, tiniyak naman ni Daisuke Nihei ng Ministry of Economics ng Embassy of Japan na kaisa ang kanilang bansa sa pagtulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Mananatili rin anya ang Japan bilang isang committed partner ng Pilipinas sa hinaharap. We envision the upcoming of the completion of this NSCR project to be a powerful and strong driving force for revitalizing the Filipino economy. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.